Kung sa naniniwala po kayo sa amin ni Pangulong Duterte, sa kampanya namin ni Pangulong Duterte, I'm very much identified with the President. Naniniwala po kayo sa amin, iboto niyo po ako. Kung hindi po kayo naniniwala sa kay Pangulong Duterte, marami pong matatalinong Pilipino, including Senator Bong Aquino. Sir, would you like to comment, Senator Bong? Unang-una, hindi na po ako mag-comment tungkol kay Bikoy at yung mga paratang niya kay Sap Bong Go. Kasi wala po kaming kinalaman dyan. Gusto ko lang po mag-komento na hindi naman totoo na yung grupo ninyo walang black propaganda, Bong. Dalawang, tatlong taon nyo na kami bina-black propaganda. So to be fair, at least fair lang, kung gusto mo, tama na yung black propaganda. Mga ako tayo ngayon. Pero yung mga grupo ninyo, yung mga pakawala ninyo, yung mga nagfe-fake nyo sa inyo, itigil nyo na rin sila. Diba? Kasi, I mean, ikaw, sabi mo kanina, hindi kayo ayaw nyo mag-black propaganda. Yeah. Hindi naman totoo yun. Alam nyo, kami, nangangampanya kami ng malinis. Matagal ko nang sinasabi sa hinahamon at the first day of campaign, sabi ko, mangampanya tayo ng malinis. At narinig nyo ba ako, sinabi ko na ako, si Bong, hindi po ako ganun mangampanya. Sinasabi ko lang po, marami pong Pilipino magagaling, maraming matatalinong Pilipino. Piliin nyo po sa tingin ninyo kung sino makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Ako po, pero I agree. Ako magiging honest po ako sa inyo, hindi po kami naggumagawa ng black propaganda. Harapan lang po. Okay. Hindi namin, ito po. Not our style po, okay. Senator. Ito, aminin ko po, hindi ko rin po style yan. And sana nga po itong eleksyon natin, ang pagpilian po natin, yung plataforma, yung mga tao talagang tutulong at magmamalasakit sa tao. Asan ang tako? Pati yung pantalon. Ayoko ba? O merong allegation na pinabura mo daw, sir? Asan na yung bentos, Marks? Ba't nawala? Wala na yung bentos.